Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang ilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ng iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging tapat makinabang. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos at yamang mga anak tayo
ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi ay tumakas sa kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Ang ating Panginoon Diyos, gaway magligtas na lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulila at sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo ay hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoon Diyos, gaway magligtas na lubos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay siyang Diyos na ang gawa ay magligtas, ang Diyos ng Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayan ay hinahango tayo agad. Ang ating Panginoon Diyos, gaway magligtas ng lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Among Dios ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapagmahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pagpapahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyon upang magpagaling at huwag sa araw ng pagpapahinga. Sinagot siya ng Panginoon, mga mapag-imbabaw,
hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaba ng iyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito'y namula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siya ay kalagan kahit na araw ng pamamahinga? Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito, at nagalak naman ang madla sa mga kahanghangang bagay na ginawa niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang Poong Mahal na Nazareno. Mga kapatid, sa unang pagbasa, pinalalahanan po tayo ni San Pablo na mamuhay ng kabanalan. Kaya nga po mga kapatid, pagsumikapan natin na mamuhay tayo na naayon sa kalooban ng Diyos. Ito'y tanda na kung tayo ay naging tapat sa mga utos at turo ng Diyos, na sa kabila ng ating mga pagkakamali at pagkakasala, ang Diyos, nating Ama, ay nanatiling tapat sa Kanyang pagmamahal sa atin. Kaya mahalaga po mga kapatid na pagsumikapan natin na sa araw-araw na binigyan tayo ng Diyos ng kalakasan, buhay at pagpapala, mamuhay tayo na naayon sa Kaniyang dakilang kalooban. Ano po yon? Una ay magpakabuti. Pagsumikapan natin na magpakabuti at maging masaya ka araw-araw. Pangalawa, umiwas sa lahat ng uri ng tukso at kasalanan. Sabihin ng iba, Father, gusto ko pong bumait pero hindi ko magawa, no? Napakaraming tukso. Mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng kalakasan, mga biyaya. Sa pagpaparito niyo po dito ngayon sa ating dambana, ito isang malaking biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Sa mga tinanggap nating sakramento, lalong-lalo na sa sakramento ng banal na misa, nandun ang pagpapala, biyaya, kalakasan ng Diyos na ibinigay sa atin. Kaya mali po na hindi natin mapaglabanan ang lahat ng uri ng tukso at kasalanan, no? Dahil ang Diyos, no, binigyan tayo ng mga pagpapala at biyaya upang mapaglabanan lahat ng uri ng kasalanan at tukso. Kaya po mga kapatid, pag tayo ay hindi bumitaw at nanatili tayong tapat sa pagsunod natin sa mga dakilang kalooban ng Diyos at pinili nating magpakabuti sa kabila ng maraming tukso, kasalanan na ngayon sa atin, pero pinili nating nagpakabuti, sa huli, tayo ay dakilain ng Diyos sa Kaniyang kaharian. Ito naman po talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Pag hindi tayo sumuko sa kabila ng mga pagsubok, na tayo man ay nalukmok sa kasalanan, pero pumilit nating bumangon at lumapit sa Diyos at humingi ng kapatawaran, sa huli ng ating buhay, tayo ay Kaniyang dakilain sa Kaniyang kaharian. Kaya po mga kapatid, no, binigyan tayo ng Diyos ng mga kalakasan at pagpapala
Gamitin natin ito na mas lalo pang lumapit at magpakabuti at maging tapat sa kanyang mga utos at turo. At sa Ebanghelyo naman po na ating narinig ngayon, mga kapatid, tungkol po ito sa pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa isang babaeng 18 taong may karamdaman gawa ng masamang espiritong nasa kanya. No? Kaya nga sinabi dito na sa Ebanghelyo, siya'y hukot na hukot at hindi na nakaunat. Could you imagine? No? 18 taon. So, napaka kawawa naman ng babaeng ito. Kaya si Jesus ay nahabag sa kanya at siya ay pinagaling. Yun nga lang. No? Yung pagpapagaling ni Jesus sa babaeng ito ay natapat sa araw ng pagpapahinga. Kaya galit na galit. No? Yung mga punong saserdote o puno ng mga nandun sa sinagoga dahil ginawa ito ni Jesus sa araw ng pagpapahinga. At alam mo naman po natin na sa panahon, no, o sa tradisyon ng mga Hudyo, bawal gumawa kahit ano sa araw ng pagpapahinga. Kaya galit na galit sila kay Jesus, pero ano sinabi nito ni Jesus? Ano bang mas mahalaga? No? Kayo, nakatuon lang sa batas. Napaka-strict nyo sa batas, pero ang mahalaga sa Diyos ay ang paggawa ng kabutihan, no? At awa kahit na ito'y araw ng pagpapahinga, no? Kaya sinabi dito ni Jesus, mga mapag-imbabaw, sinusunod niyo ang batas, nagdarasal kayo, pero nakikita niyo yung mga kapatid niyo na naghihirap, wala kayong ginagawa. Makikita natin dito, mga kapatid, sa katauhan ng ating Panginoong Jesus, ating buong mahal na Nazareno, na siya ay nahahabag at naaawa sa atin. Lalong-lalo na yung mga may matinding pinagdaanan. Mga kapatid, sa pagpaparito natin sa dambanang ito, alam ng puong mahal na Nazareno ang lahat ng ating mga pinagdaanan at siya'y nahahabag sa atin. Ipagkaloob ng Diyos ang kagalingan, yung mga kabutihang bagay na alam niya ito'y nakakabuti sa atin. Na kung mayroon man tayong mga matinding pinagdaanan ngayon, physical man o spiritual na pinagdaanan, lumapit tayo sa Diyos. Itaas natin sa Kanya lahat, lahat ng ating mga pinagdaanan, lahat ng ating mga pagdurusa, dahil hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niya ang bawat isa sa atin. Kaya nga nung pinagaling ni Jesus ang babaeng ito, siya ay nagpuri sa Diyos. At ang lahat ng nandoon na nakakita sa ginawang pagpapagaling ni Jesus ay naggalak sila, no? At nahanga sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, purihin at pasalamatan natin ng Diyos, no? Na kahit man tayo ay may mga pinagdaanan sa buhay, may mga sakit tayo, purihin at pasalamatan pa rin natin ang Diyos. Dahil ibibigay ng Diyos ang mga kagalingan na alam niya ito'y makakabuti sa atin. Kaya nga mabaing ito, naghintay ng 18 taon. Imagine, 18 taon. Yung iba, minsan,
sumuko na tayo, no, na may karamdaman tayo, Panginoon, kailan po ba ninyo ako pagagalingin? Hirap na ako. Minsan, may pagkakataon na sumuko tayo. Pero, kung ilagay po natin ang ating sarili dito sa babaeng ito, 18 taon siya naghihirap hanggat finally, nakita siya ni Jesus at pinagaling siya. Kaya din sa atin mga kapatid, huwag po tayong sumuko. Huwag tayong bumitaw. Kung hanggang ngayon, hindi pa ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang ating mga dinadasal sa Kanya. No? Lahat ay may tamang oras at tamang panahon na ilalaan sa iyo ang Diyos. Ang mahalaga, huwag tayong bumitaw, huwag tayong sumuko, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Bagkus, patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Muli po, isang maligayang araw po sa ating lahat. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, higit nating naunawaan ang ating pangangailangan sa Diyos habang mas nakikilala natin siya ng lubos. Mulat sa ating kakulangan, manalangin tayo sa ating pangangailangan sa Diyos Ama. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ibahagi ng buo ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo. Palayain mo kami, sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Tayo naway maging bukas ang puso at makawala tayo sa ating pagkamakasarili upang sikapin nating iabot ang kamay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Atin nawang makita ang mukha ni Kristo sa mga dukha at naghihirap. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga may sakit at yaong may mga suliranin, nawa ay mabigyang aliw at kasiyahan. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga yumao, naway mabuhay magpakailanman sa Diyos. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Panginoong Diyos, itinataas namin sa iyong mga pagkalinga ang aming mga intensyon. Pakinggan mo ang aming mga mapagkumbabang panalangin at gawin mo kaming mga lingkod mo na tulad ni Jesus na nakaririnig sa hinain ng mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak katinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin
kaliwaswasan ng sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginaganap ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihain, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. May karagdangang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan
lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na November 2, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinduho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.